free radical. Therefore, it is the favorite object of attack. Palagi siyang paborito yung inaatake. Okay? Now, if you look at the DNA, makikita nyo, yung isang chain na yan, mahaba yan, marami yung chemicals na magkadugtong-dugtong. Meron siyang mga specific code, no? Intindihan nyo? Meron siyang iba-ibang klaseng chemical, like ito, 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 ito. Now, makita nyo, naka-arrange siya. So, ano mangyayari? Pag umatake ang free radical, itong arrangement na ito, this has a meaning. May ibig sabihin yan. Kaya siya naka-arrange ng ganyan. Let's say that this code says gumawa ka ng mag-multiply ka. Mag-multiply ka. You remember the cell has the ability to multiply? Yung isa, pwede maging dalawa. Dalawa, magiging apat. Apat, magiging walo. This is what you call the process of mitosis. Yung pag-divide ng cell. So let's say that this code says you multiply. No? Before that, ipakita ko sa yung next slide, no? So ito yung free radical. Ito yung free radical. Ang nangyayari, sisingit siya na yun dito. So, ano nangyari doon sa code na yun kanina? Yung code na yun, mag-move. Diba? Balik natin. So, pag sumingit siya dito, maiiba ang code dito. Naintindihan niyo? Are you following? Yes! So, pag naiba ang code, ano mangyayari sa ibig sabihin ng code na yun? Mababago. Mababago ang ibig sabihin. Right? So, here, nakita nyo, umatake siya, sumingit siya na yun dyan. So, ano nangyari? Nag-move ngayon, yung O. Ano ibig sabihin? Nagbago ibig sabihin. So, eto na. Pagdating sa mitosis, nag-multiply siya na nag-multiply. Right? So, habang nag-multiply siya, ito yung code na nagsasabi mag-multiply ka. Pagdating dito sa code na ito, ito yung code na magsasabi tumigil ka na. Enough. So, pag sinabi natin enough, dahil may sumingit dito, ang magsasabi pa ba siya ng tama na? Sasabihin niya pa bang tigil ka na? Ha? Do you understand? Yes. Itong code, nagsasabi mag-multiply. Pagdating dito, ito yung code na magsasabi stop. E sumingit na yun ito. Nung sumingit ito, ano ibig sabihin? Magbabago. Will the cell stop? Titigil ba siya ng division niya? Titigil ba siya? Hindi. So the cell keeps on multiplying and multiplying and multiplying dahil walang nagsasabing tumigil ka. Right? So, when you have uncontrolled cell growth, you call that what? Ito na yung result nun. Uncontrolled cell growth is what? Tumor. And when the tumor... becomes malignant, you call it cancer. Okay? Now, another... So, susunod niya, another effect of free radical is this. Hindi naman lahat ng pagkakataon, sumingit siya dito sa kung sinasabing, saan sinasabing mag-multiply ka. Right? Let's say that this code says, gumawa ka ng laway. Gumawa ng laway, right? Siya yung nagsasabi ng code na gumawa ka ng laway. Kailan, nung umatake, saan gumagawa yung laway? Dito sa bunganga, right? Nung umatake ang free radical, sumingit siya dito. Pareho pa ba yung code niya? Sinasabi niya pang gumawa ka ng laway? Hindi na. Hindi na. Posible, sinabi niya na yon gumawa ka ng insulin. So, can you imagine yung bunganga mo gumagawa ng insulin? Nandun ba yun? Wala. Tama ba yun? Hindi. Hindi dapat gumagawa ang bunganga natin ng insulin because insulin is being produced in the pancreas.
Now, because of the free radical na sumingit, nagbago ang ibig sabihin, nagbago ang code. So, in that case, you call that what? Mutation. Nag-mutate siya. Hindi na siya original siya trabaho ng DNA. Naging mutant siya. Okay? Now, let me show you something else. Now, this time, bibigay ko kayo ng konting pampalubag loob. Ano ito? In our body, we have what we call a check and balance. Meron talagang nag-check ng ating sistema. And this is very difficult for me to explain. Pero let me tell you in a simplest form. Kumbaga, parang meron tayong auditor. Anong ginagawa ng auditor? Sina-check niya kung tama o mali. So, here comes the auditor. Pag tingin niya ng ganyan, sabi niya, oh, hindi na ito tama. Hindi na tama. So, first thing, ang gagawin ng auditor is to call the maintenance. Yung taga-repair. So, meron tayo noon. May repair mechanism yung katawan natin, right? So, tatawagin niya yung maintenance. Sabi niya, tingnan mo nga ito, may problema. So, here comes the maintenance. And pag sinabi niya, oh nga, no, mali. So, pwede niyang i-replace, balik niya sa dati. So, the cell becomes normal again. But what if, paano yan, kung yung nag-maintenance, yung maintenance, sabi niya, hindi kayang i-repair, sobrang tindi ng kapit. Anong gagawin na yun ng maintenance? Anong gagawin niya? Tatawag siya ng immune system. Anong ginagawa ng immune system? Ito na. Dadating yung immune system. Sabi niya, uy, hindi ito taga rito. This is a foreign object. Kasi di ba foreign object na ito? Yes. Tama ba? Yes. Anong ginagawa ng immune system pag merong foreign object? Pinapatay. Pag pumasok yung virus sa katawan mo, papatay niya ang immune system yan. Kasi it is a foreign object. Therefore, the immune system will kill this DNA. So, papatay niya yan. Papatay niya. And when you have rapid cell death, you call that aging. Yan, yan. Kumukulubot yung mukha mo. Okay? Now, ano ang solution natin dito? Ano ang solution natin sa free radical? We have a very simple solution. Antioxidants. Yun ang solution natin. Why? Because antioxidants are sometimes called free radical scavenger. Hinayo? Ito mangyayari. Ito yung antioxidant at ito yung free radical. So, ano mangyayari? Kaya niyang mag-donate ng electron para ma-neutralize ito. So, pag na-neutralize nito, ano mangyayari niyan? The DNA is same. Walang mangyayari, walang damage na mabibigay sa DNA. Are you following? Yes. Yun lang, simple. That is why we need to take more antioxidants to protect our body from the harmful effect of free radicals.